Bos, welcome back sa ating channel, Uncle Jason Vlog, inyong small time YouTuber, small time businessman na nagpapautang ng bigas, ng pera at ng kung ano-ano. Yung mga boss, no, medyo matagal-tagal tayong nawala sa pagbablog kahit wala namang naghahanap. Nakakahiya kasi. Pero ako'y nagpapasalamat dahil sa loob ng ilang buwan, most probably 4 to 5 months ay hindi pa rin nawala yung ating mga subscribers. So, sa pagbabalik natin sa pagbablog, maganda siguro kung i-update ko kayo kung ano nang nangyari sa ating area, sa ating bahay, sa ating buhay, no? Ngayon na nandito na tayo sa ating bagong bahay. Sa nga pala, nasa 5 buwan na kaming nakatira dito. One eternity later. So, mga kaboss, yun nga, no? 5 buwan na kaming nakatira dito. Simula noong July 1 hanggang ngayon. At ito na yung mga nadagdag sa ating area. Nakapagpatayo na tayo ng sari-sari store. At medyo naayos na yung ating bakod. Nalagyan na rin natin ng 2 poste para sa gate. Para sa ating garahe pagdating ng panahon. Yan. At yun, maliban sa ating bahay, nagkaroon rin tayo ng bagong motor. So, ito yung aming tindahan. At ito yung gilid. Bali, may daanan rin dito, no? Punta doon. So, bahay. At meron na rin tayong bagong kapitbahay. Papagawa ng kanyang bahay. Kakuha tayo ng mga tanim. Nahingin natin sa ating mga kaibigang nanay. Wow! Marinig kita sa mukha eh! Nanay ni Julius. At syempre, sa aking nanay Segunda. Galing Bukid nun. Kuha rin tayo ng mga halaman. At kung mapapansin nyo, no, meron tayong cage dito ng ibon. Ang problema, hindi inabutan ng 1 week. Nakawala yung isang ibon at yung naiwang naman ay namatay. Hindi na nakatagal, no? So, wow! Marinig kita sa mukha eh! Siyempre, kumusta naman natin na yung ating mga manok? So, successful yung ating goal, no? Na mag-alaga ng manok para gawing konsumo. At ito yung ating bagong project, si Toro. At bumili tayo ng bagong inahin na isang cross ng Hubbard at Pawakan. So nagliligawan pang 2 yan at hayaan na muna natin sila dyan. Talagang maganda yung native chickens, no? Dahil malakas sila sa laban sa sakit. Hindi sila basta-basta nagkakasakit at kunti lang yung mortality o yung mga napapatay natin ng mga sisiw ay hindi ganun kadami. So, sa experience ko, no, sa ilang buwan na pag-alaga ng manok ay madali lang. Lalo na kung native chickens ang ating aalagaan. So, ito yung si Chico. Ang ating silky chicken at yung inahin na galing kay Jelsen. At yun, may mga itlog na naman. So ito ang plano ko dito is siniko to lahat, kaya na limliman, binabawas-bawasan ko, no, bali ilang itlog na ito at ilang itlog na rin ang nakuha ko, no, dahil maganda pang-ulam ito, no? Lalong-lalo na sa ating mga maliliit na bata. So, hindi ko ito pamihin. Binabawasan ko ito. Mga 5 or 6 lang siguro. Yung iba ay consume muna. So, yung pakain natin, no? Is 7 kinds lang. Umaga at hapon ko lang sila pinapakain. Ngayon ay tanghali, pero for tao ito, video purposes, yan, pagkainin natin yung ating mga alagang manok. At kung tinatanong nyo naman kung kumusta yung aming
pumumuhay dito sa Pigoya North Cotabato ay talagang napakasaya, no? At talagang hindi ako nagsisi na bumili kami ng property dito. At dito na, manirahan. 30 to 40 minutes away lang naman yung aming pinagtatrabuhan, which is nasa Cotabato City. At hindi naman siya ganun kahirap dahil malapit lang nga, no? At meron naman tayong bagong motor na maaasahan, which is yung Click 125i. So isa ito sa mga pinaglalaanan namin ng oras, pag-alaga ng manok, pag tatanim ng mga gulay ito sa paligid ng bahay. So sa pagtatanim ng gulay, hindi ako masyado successful dahil kinakain ng mga manok yung ating mga tanim. So gumawa kami ng ibang paraan para hindi nila kainin yung mga tanim. So ito, yung apat na ito ay galing sa inahin na pares ni Chico, yung Silky at ni Toro. So makikita mo yung pinagkaiba, no? Nung pawakan galing sa kay Toro at yung inahin kumpara naman sa anak ni Chico. Dahil yung anak ni Chico, kung mapapansin nyo, ito, no, maliliit. Duda ko nung pangingitlog ay nahaluan ng itlog itong itlog nitong pawakan na bigay sa atin ng kaibigan natin si Mark. Dahil kung mapansin nyo yung mga anak niya, oh, yan yung mga pawakan, mahaba ang paa, matalang ito maliit. At saka malaman mong anak ni Chico yan dahil mayroong balahibo sa paa. Ito, mga pawakan. At simple lang ang buhay dito, talagang tahimik. Oh, tanghaling tapat, wala, mingaw. Mingaw kayo kung sa Bisaya pa. Kaya palagay yung loob mo na walang mga manggulo, walang maingay maliban sa mga huni ng ibon at ng mga manok. So, pagdating naman sa negosyo ay kinalulungkot kong sabihin na yung sa loob ng 3 to 4 months na yun, no, ay medyo nahinto yung ating pagpapautang ng bigas. Bigas ay medyo nagamit ko, no, yung sa paglipat namin dito kasi nagkaroon kami ng mga challenges sa buhay. Pero hindi naman siya mga negative challenges. So, kumbaga sabi na lang natin ang positive problem. Nagkaroon ng magandang pangyayari pero may mga kwan din, tawag nito, mga kunting pagsubok rin, no, along the way, pero na-survive naman siya. Yun, ngayon, no, nagsimula naman tayong sa pagdinegosyo ng pagpapautang ng bigas, naghanap tayo ng pundo at marami naman nagtitiwala sa atin, no, na magpahiram ng pera. Ganun lang. Dahil wala namang mangyayari kung hindi natin susubukan at lahat naman ng ito ay plano ng Panginoon. So, sa susunod mga video, sa susunod mga vlog natin, no, pag-usapan natin yung paano tayo naka-recover, no, sa ating munting negosyo at kung bakit tayo nangyari na naubos natin yung puhunan sa ating mga pagpapautang ng bigas. So, sa ngayon, hanggang dito lang ating video at samahan nyo ako, samahan nyo kami sa aming munting vlog tungkol sa aming pamumuhay dito sa aming bagong tirahan. So, maraming salamat mga boss.